kapag nagbablog tayo, madalas kong pinapakita sa inyo itong aking rooftop garden kung saan nakadisplay yung iba't ibang collection natin ng mga halaman. Pero bukod dito, meron din isang lugar dito sa bahay sa ilalim lang ng rooftop garden kung saan dito rin ako nagbablog minsan, pinapakita ko yung mga malas malalaking halaman gaya ng mga philodendron, ng mga monstera. May mga nagtatanong sa akin minsan kung saan magawa tong terrace nating garden. So papakita ko sa inyo ngayong araw kung paano natin ginawa to dahil medyo matipid lang siya kumpara sa normal na materyales. So samahan niyo ako ngayon, share ko sa inyo kung anong ginawa ko para mabuo tong isang garden natin na terrace. Bukod sa rooftop garden natin, pagtapos ko magtrabaho, lumalabas ako ng opisina, madalas dito ako tumatambay sa isang garden ko sa bahay kasi mas accessible to. Dito masarap pahangin, minsan kapag ayaw mo nang masyadong mainit, dito lang ako nag-i-stay. Dito rin ako nagbablog kapag masyadong matirik yung araw kasi dito meron akong bubong. Akala nung iba, magastos yung pinagawa ko na garden dito sa taas, pero itong terrace na to, i-share ko sa inyo na gawa lang siya sa bakal. In fact, kaya mo itong pagawa kung hindi mo na kaya magpabuhos ng mga simento at medyo magastos siya. Ito, napakatipid lang yung ginawa ko. Kung makikita nyo, bakal lang yung ginawa. So, ito yung picture dati. Isa lang siyang terrace tapos pinalipat ko lang yung bakal. Ayan yung ilalim niya. So, gumamit lang ako ng 2x2 na bakal tapos ayan, pinatong siya dito sa simento. Parang kumapit. Yung ilalim niya, 2x2 lang yan na bakal na may steel matting para matibay. Ayan, kung makikita nyo, hindi naman siya umuuga-uga. Tapos, dito sa side na to, kumapit lang siya dun sa pinagawa kong poste na bakal para sigurado na secure yung ating platform at para hindi safe din siya kung lilindol. Tapos, itong fake grass na ginamit ko, sa totoo lang, nakapatong lang siya sa steel matting. Tapos, gumamit lang ako ng polycarbonate na platform para naman hindi masakit sa paa pag dinuntungan at mukha din siyang flat. Ito yung itsura niya dati nung pinapagawa ko pa lang siya para meron kayong idea. Ayan, pag tinignan mo yung itsura niya ngayon, hindi naman halata na gawa siya sa steel matting. Tapos ito yung itsura niya from this side. Gusto ko tumatama dito kasi talagang mahangin dito at hindi mainit. Ito yung kabilang side papunta sa office ko. So para lang mas makita niyo kung paano yung ko siya sinetup. Para naman matipid yung pader niya, gumamit lang din ako ng bakal, tapos steel matting, tapos native lang na kortina. Ayan, so buong pader yan lang yung ginamit ko. Ayan, so pag umakyat ka dito sa hagdanan mula dun sa terrace to, ito yung papunta sa aking rooftop garden. Tapos ito yung magiging view mo. Ayan, kitang-kita mo yung bukid, kaya mahangin na mahangin dun sa kabilang side. Pag umakyat ka, makikita mo na yung rooftop garden. So, ito yung madalas kong sinishare sa inyo kapag gumagawa tayo ng mga plant vlogs. So, dun, ito yung another view ng rooftop garden natin kapag galing dun sa baba. Ayan. Kapag di na masyadong mainit, maganda tumambay dito. Ayan, baba tayo ulit dun sa ating terrace garden kasi yun yung feature ko ngayong araw. So ayan, no, maluwag dito, tapos napaka-presko, masarap maglagay ng mga halaman, lalo na yung mga mahirap ilagay sa rooftop garden. Tapos pag gusto ko rin ng mga halaman na maliwanag at ayokong paarawan, dito ko sila nilalagay. Gawa lang sa bakal pati itong pinto na to, na pag binuksan mo, papunta siya sa aking office kung saan ako nag-edit at nag-work minsan. So kadikit lang niya itong terrace garden, so kapag tapos ng work, dito lang ako tumatambay, lalabas ako dito. Ayan, so ito yung mga monstera, yung ibang mga philodendron. So gusto ko lang din pakita sa inyo yung ibang angulo niya para magkaroon kayo ng idea. Sa roofing naman, polycarbonate roofing lang. Tapos bumili lang ako sa Shopee ng mga gantong net para hindi siya mainit. Tapos kinabit ko lang siya gamit ang zip tie. Nilagyan ko na lang din siya ng fairy lights para sa gabi maliwanag dito. Masarap din tumambay-tambay sa gabi kasi nga mahangin. So yung ilalim naman ng platform na to, para lang may idea kayo, yan yung itsura nyan from underneath. So gawa lang siya sa bakal. So ayan, yan na siya ngayon. Meron na siyang platform. So 2x2 lang na bakal, steel matting. Binuo ko lang, pinawelding ko na parang puzzle. So ito yung sa ilalim, ng sa tabi ng aking kusina. Tapos kapag sa taas, ito na yung itsura niya ulit. Ayan. Sabi ng mga gumagawa, hindi naman daw ito dapat ipag-alala kasi matibay naman yung pagkakagawa namin kasi maraming bakal na ginamit. So ayan, dito ako nagbablog kapag gusto ko ng medyo tahimik at maingay sa rooftop. Sana merong kayong idea na nakuha sa pagpapagawa ng ibang lugar sa bahay nyo na akala mo hindi na pala
pwedeng lagyan ng halaman. So ito, sana nakatulong po sa inyo and I hope you were able to get some ideas on how to maximize your space sa mga bahay po natin.